Good morning. Gising na ang baby. I love you. Kiss mommy. Kiss. Ilan na papasok? Orange pizza. Shira. Shira? Ayaw mong pumasok? Tara. Map mo go. Yeah. Hi, Cherry. Good morning. Good morning. Ako na, baby. Ano, 괜찮아, 내가. Kaya mo na? Hmm, yeah, kaya na. Kaya na? Kaya na. Talaga? Really? Really. Chincha. Chincha. Ito. Macy. Murago? Ano? Pantay boya. Pantay. All same. All same? Mm. Tapos ha, ayusin na ni mama yung hair mo. Guys, so ayun nga, tapos na akong maglinis ng bahay, nag-ayos na rin ako, and see you na, pumasok na rin sa school, at yung asawa ko nasa work na din. Actually, hindi nyo siya nakita kanina kasi mas nauna siyang nagising sa akin ngayon. Marami na akong free time dahil mamaya pang 5 PM ang uwi ni Yuna, magkwentuhan tayo saglit. Gusto ko lang kayong bigyan ng idea kung ano ba talaga yung buhay namin dito sa Korea. Kami yung mga merong asawang Korean. Yung isishare ko sa inyo based lang ulit sa experience ko, ha? And gusto ko din kayong bigyan ng motivation. So, hindi na ako magpapadaloy-daloy. So, tatlo lang yung gusto kong ishare sa inyo. Unang-una, pag pumunta ka dito sa Korea, pag first time mo dito, mag-i-start ka talaga sa zero. And syempre, unang-una, pupunta ka dito mag-isa, hindi mo kasama yung family mo. Pwede mo silang i-invite, pero hindi naman permanent yon, temporary lang. So, meron nga akong jot down dito talaga. Yung language, iba din dito, kailangan mag-aaral ka. And yung culture nila, yung lifestyle mo sa Pilipinas, hindi mo na pwedeng dalhin dito. So, kung katulad ko, kung sa Pilipinas, yung mami ko, nandyan lang palagi, pag gising ko, ako, kakain na lang ako, yung mga ganun bagay ba na nakasanayan natin sa Pilipinas, nakasama natin yung parents natin, dito, hindi. Hindi pwede. Hindi pwedeng ganun kasi ikaw sarili mo. Actually, dito ako nabanat, natuto, magluto, maglinis, lahat. Kasi solo na lang ako eh, and white na ako. Kailangan mong maging strong sa lahat ng gawaing bahay. Alam mo yon. Hindi mo pwedeng i-expect na katulad sa K-drama. Papansin ko kasi dahil sa Korean drama, ang daming nag-e-expect ng good life dito sa Korea. So, hindi ko naman sinasabing masama. Siyempre, good life din. And gusto ko lang i-share na hindi lang laging good kasi meron ding mga challenge. Halimbawa, yung sa pagsasalita, hindi naman nga talaga silang mag-a-adjust sa'yo. Ikaw ang mag-aaral. Katulad nung culture nila, katulad nung dati kong vlog. Ayan. Hindi lahat, katulad nito nasa background ko. Hindi lahat ganyan. Lahat ng bagay dito pinaghihirapan. Hindi lang lahat binibigay sa'yo ng binibigay. Kasi meron din dito hindi nagbibigay. Sa totoo lang, kahit nagbibigay yung asawa ko sa akin, gumagawa pa rin ako ng way para magkaroon ng income para sa sarili ko. Ano ba yung ginagawa kong income dito? Katulad na nagla-live selling ako dahil mahilig ako sa damit, sa fashion, nagbebenta ako ng bagat mga damit. Nagla-live ako ayun sa internet, sa Facebook. Malaking bagay. So, number 2, kapag may asawa ka na dito, tapos nagkaanak ka na, mag-focus ka lang sa priority mo. I mean, bakit ka ba nandito? Bakit ka ba nag-asawa ng Korean? Bakit gusto mong mag-asawa ng Korean? Yung gusto mong bumuo ng pamilya, di ba?
So, focus ka lang sa kanila. And malaking impact din yung mga makakasama mo rito. Kasi pag pumunta ka rito, alone ka, gusto mo ng friends, gusto mo ng bagong kakilala, syempre okay, good yan. Mas maganda sumama ka sa mga taong gusto sabay-sabay kayong mag-grow. At sa mga taong magmo-motivate sa'yo at mai-inspired ka. Saan ako na rin ako unang-una nagpo-focus? So, yung mga gusto ko, pangalawa na lang yan. Dahil ako, mami na ako, mas pinapriority ko na yung mga bagay na gusto ko mag-grow ako para sa anak ko, sa pamilya ko, sa sarili ko. Focus on your priority. Siyempre, kasama dyan si God. Kasi sa oras na mga down ka, si God talaga yung mag-high sa'yo. Hindi ka niya iiwan. So, focus ka din kay God. Isipin mo na super powerful niya. May time na, alam niyo yun, yung unang punta ko rito, 1 year akong umiiyak, pero walang ibang nakakaalam nun, kundi ako lang. Pero si God lang yung kinapitan ko. May time na nanghihina yung loob ko sa kanya, na parang hindi siya totoo, pero sa mga bagay, oras na nangyayari na sa akin yun, bigla siyang nagmi-miracle. Bigla siyang gumagawa ng paraan para i-uplift ako. Hindi ko sinasabing perfect ako, hindi ko sinasabing hindi ako nagkakamali. Alam nyo, sa pagkakamali ko rin ako natuto. Then, number 3, yung self-love. So, sa last, ito yung pinaka-the best. Kasi halimbawa, katulad kita, mami na, may asawa ka na, parang minsan kasi, pag nanganak na tayo, nawawala yung interest natin sa sarili. So, noon kasi, nung bagong panganak ako kay Yuna, wala na akong pake, hindi ako nagaganito, hindi ako nag-aayos. Parang gusto ko lang, okay na yan. Okay na yan. Parang hindi, yung mga dream ko noon, yung mga gusto ko noon, yung ginagawa ko noon, medyo nawala. Pero one day, naisip ko, bakit ko tatanggalin yung mga bagay na gusto ko na ako talaga? Hindi ko siya ma-explain, pero kung nakukuha yun yung point ko, yung sa self-love, kailangan nyo pa rin ng self-worth. Huwag nyo papabayaan yung sarili nyo. Kahit na mami na tayo, may responsibility na tayo, hindi ibig sabihin, kailangan pabayaan natin yung sarili natin na kailangan maglilinis lang tayo ng bahay, na hindi tayo gagawa ng paraan para mag-grow. O, kumain ka sa tama. Kasi lalo na dito sa Korea, ikaw, lalo na pag, ayan, pumasok na yung asawa ko, yung anak ko, solo na lang ako. Pag tatamad-tamad ako, hindi ako kakain. Sinipag na lang. So, mali yung ginagawa ko noon. Yung worth mo, doon mo makikita na kahit ano pang mangyari sa'yo, hindi ka nada-down kasi may ginagawa kang maganda para sa sarili mo. And alam nyo, di ba kapag tayo yung nasa ibang bansa, madalas tayo mga Pilipino, nasa internet tayo. Ito tayo mag-handle kung paano natin gagamitin maganda yung internet. Kasi katulad ko, ayun nga, nag-online business ako doon para kahit wala akong trabaho dito sa Korea, nagkakaroon ako ng income. For me, yung success, guys, hindi siya kung sino yung nauna, kung sino yung meron. Ang success, ito yung the way na na-feel mo after mo nagawa yung isang bagay. Yung daily life ko, hindi ko masyadong pinakita yung mga ginagawa ko everyday. Siyempre, normal na yan sa inyo, magluluto, maglilinis. Yan, sa totoo lang, kahit wala kang asawa Korean, kahit Pinoy man or ibang lahi yung asawa mo, napakalaking impact kung nakapokus ka lang sa priority mo. Buwi ng asawa ko, mamaya, pupunta kami sa E-Mart and mamimili kami ng pagkain namin dito for pang 1 week. Yung tulog si papa niya tapos laro ng laro. Yeah, tachinda! Tutulog si papa! Kiss pa kiss.